Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At may pag-uusapan natin ang balitang nalampasan na ni Kevin Durant si Tim Duncan at ang balitang pangatlo na ang Brooklyn Nets sa Eastern Conference. Pag-uusapan na rin natin ngayon dito sa ating panibagong video ang kalalabas pa lang na balita na bagong plano ni Rob Pelinka sa Los Angeles Lakers. Ngayong araw nga po mga katrops, ay naglaban na nga po sa unang pagkakataon ang dalawa sa pinakamalakas na koponan sa Eastern Conference na Brooklyn Nets at Cleveland Cavaliers. Sila naman nga po ang kasalukuyang nag-aagawan ngayon sa pangatlong pwesto sa standings ng East ngayong season. Pero kahit halos magkapantay lamang nga po ang kanilang lakas, ay maaga para naman nga pong umangat at lumamang sa kanilang game ang Brooklyn Nets sa pangunguna ni Kevin Durant at Kyrie Irving. Ngunit hindi naman nga po agad sumuko dito ang Cleveland Cavaliers gamit ang naitalang 46 points at 8 assists ng kanilang guard ni si Darius Garland na siyang literal na bumuhat sa kanilang buong team sa kanilang ginawang run sa 4th quarter. Dito na naman nga po nagsimulang mag-init ang shooting ng mga player ng Cleveland Cavaliers. Ngunit hindi na naman nga po sila pinayagan pa ng Nets na tuloy makahabol sa kanilang laro na nagtapos na naman nga po sa score ng 125-117. Bali dito nga po mga katrops, ay nagtala si Kevin Durant ng 32 points, 9 rebounds at 5 assists kung saan nalampasan na nga po niya sa wakas ang isa sa mga NBA legend na si Tim Duncan sa 15th pwesto sa all-time scoring list. Bukod rin nga po dyan, ay nalampasan na naman nga po niya si Kobe Bryant sa 11th pwesto pagdating sa may pinakamaraming naitalang 3-pointer sa history ng NBA. At sa pagkapanalo nga po ng Brooklyn Nets ngayong araw kontra sa Cleveland Cavaliers, ay umangat na nga po ang kanilang record sa 22 wins at 12 losses kung saan sila na nga po ang may hawak sa 3rd pwesto sa standings ng Eastern Conference. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong plano ni Rob Pelinka sa Los Angeles Lakers. Dahil nga po sa patuloy na pagkatalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro, ay marami na nga po mga fans at NBA analyst ang pinipilit na ang kanilang front office na gumawa na ng trade. Maging ang kanilang super fan nga po na si Snoop Dogg ay gusto na rin namang mangialam para lamang masolusyonan ang problema ng kanilang kupunan. Ngunit sa kasamaang palad mga katrops, baser naman nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw ni Jovan Buha ng The Athletic, patuloy pa rin nga po nag-aanap ngayon ng Lakers ng ibang option sa loob ng trade market. Ayaw rin naman nga po nalang gumawa ng mga tinatawag na win now na move, gayong ayaw na nga po nalang makagawa pa ng mga pagkakamali na magpapabagsak pa sa kanilang kupunan. Kaya dahil nga po sa ginagawa ngayon ng front office ng Lakers, ay marami na nga po sa kanilang mga fans ang gusto nang tanggalin si Rob Pelinka sa kanilang kupunan. Subalit lilinawin ko lang mga katrops, napaka-imposible naman nga po itong mangyari, gayong kakakuha pa lang naman nga po nito ng contract extension ng dagdang offseason, kaya wala nga pong magagawa ang Lakers kundi pagtiisan muna si Rob Pelinka ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.